Pero actually, isang humirit nga din dyan, si Rendon. Nakita ko yung hirit ni Rendon na sinasabi niya, "Oh, ikaw, kaya mo bang sitahin yung tatay mo?" Magaling na naman ito si Rendon, ano? Alam mo, Rendon, makinig ka sa akin, Rendon, ha? Swak na sana yung hirit mo kay Vice Gande. Itong hirit mo dito, sablay, eh. Bakit niya sisitahin yung tatay niya kasi nagmamahal doon sa nanay? Bakit niya sisitahin yung tatay dahil inismak niya yung nanay niya? Malaswa ba sa'yo yun? Hindi ba ginagawa na magulang mo yun? O ikaw, magulang ka na ba? O baka magulang ka lang? Hindi, ako nagtatanong lang sa'yo, Rendon, ha? Ano ka ba, magulang o magulang lang? Kasi wala namang masagwa doon. Mas masagwa pa yung komento mo. Yun ang totoo. Ewan ko, ha? Rendon, medyo umu-okay ka na doon sa hirit mo kay Vice Gande. Talagang gusto mo pa sunod-sunod para araw-araw ka talagang pansinin ng tao, no? Di ba? O, yung kay Ayon. Ano ba tawag niya? Iyon Ayon. Ano ba pangalan yan? Yung kay Ayon, medyo malaswa nga naman. Ganun-ganun din ba naman yung... Di ba? Again, ha? Even if, halimbawa lang, si Ayon gumanon, tapos may isang babae, ginanon din siya, sumagot din ng ganon. Yun, kahit babae pa yun, malaswa pa rin sa akin tingnan yun. Kasi iba yun eh, di ba? Iba yung ginagawang ganon-ganon. Malaswa yun, alam mo yan. Di ba? Ginagawa mo yun eh. Ay, hindi ikaw. Ikaw. I mean, mga tao, ginagawa yun eh. Sinusubo-subo yung mga daliri, ganon. Hindi ko alam ba't yun sinusubo yung daliri, kadiri naman yun. Mamaya, kinutkot pa yun sa, ano, habang after eh. Yung isa naman, iba naman eh. Yung isa, tama yung sabi nito eh. Affection ang tawag doon. Affection mo yung ganun. Tambihira oh. Paano naging malaswa yun? Ewan ko ha, para sa akin ha. Paano naging malaswa yun kung unang-unang, hindi naman sa ano, malaking factor din kasi yung edad eh. Diba? Kung siguro, kabataan yun, tapos nilaplap, pinakita yung video, maaring masagwa yun kasi hindi pa kasal eh. Pero kung mag-asawa na, tapos may edad pa, tapos hindi naman pinakita, tumalikod naman. Kasi kaya nga niya gumanon eh, tinalikod niya sa TV. Di ba? Hindi ho malaswa yun. Ewan ko ba, Rendon, pasikat ka talaga, no? Ewan ko ha, eto nagtatanong lang ako sa'yo, Rendon, ha? Masaya ka ba maraming nagsasabing toxic ka? Masarap ba maging toxic? Paano ka kaya maging jowa, ano? Ay, nako. Anyway, Rendon, sana lang medyo ano, dumating mag-level up ka naman ng ano ng kasikatan mo. Ay, lang ah. Mag-level up ka ng kasikatan mo kasi kung sikat ka lang dahil toxic ka, ang pangit. Di ba? Eh, medyo iangat mo naman yung ano mo, yung ano mo, kasikatan mo. Medyo gumawa ka naman ng magandang impluwensya sa kabataan, yung ganun ba? Maging mag-motivate ka naman ng tama. Actually, napansin ko kasi dito kay Rendon. Dati kasi motivator 'yan eh, yung nagmo-motivate siya kahit palpak yung motivation niya. Hindi, dati na nakakita ko yung video niya eh. Nagmo-motivate siya doon sa mga kapwa niya, nag-gym pero palpak naman. Kaya siguro hindi sumikat noong time na 'yon kasi palpak yung mga sinasabi niya. Yung parang ano sinasabi mo? Out of nowhere. Parang hindi naman ganyan ang pag-motivate. Mas magaling pa yung mga networker siya yung mag-motivate eh. Matuto ka dun. Ito to yung mga motivator ng mga networker. Ang gagaling yan. Talagang mapapa-sign up ka na kagad. Yung parang, oh, mayaman ka. Oh, hindi ka mayaman. Oh, oh. Ha? Oh, gawin mo lang to. Yayaman ka. Gagaling yung mga networker, di ba? Matuto ka dun sa mga yun. Oh. Totoo lang. Yung tipong, hindi, isipin mo yung mga networker, di ba? Yung mga networker, yung nagsasalita, hindi nga sila membro eh. Alam nyo ba yon? Hindi nyo alam yun ano? Yung mga nagpapaliwanag dun sa harap, lalo na pag may mga conference, pagpapaliwanag sila about dun sa networking, alam nyo ba na hindi sila membro? Hina-hire lang sila para magpaliwanag at mag-motivate at para mapasign up ka. Pero nandun din yung isang membro.
na mag-a-assist. Yeah? Tapos, pagka napasign up ka na, isipin mo, wala kang ampere. Puro utang ka, napasign up ka. Ganun sila kagaling. Yeah? Eh si Rendon, nung nag-motivator nun, wala. Parang, hindi ka namomotivate, parang naiinis ka ba? Parang, tama ba sinabi niya? Parang, okay ka lang? ano ka? Lutang? Eh, parang ganun eh, di ba? Tapos, naging toxic pa. Kaya nga, tinigil niya na yung pagiging motivator niya. Bakit? Hindi siya kumana. Hindi siya pumutok. Palpak eh. So, nagpumihit siya. Ano ginawa niya? Naging toxic. Nakipag-away, sumali siya doon sa mga Battle of the YouTuber na alam naman natin, peke. Alam mo yung mga scripted na Battle of YouTuber, di ba? Oh, tapos, after noon, naging pambansan toxic na siya. Oh, sana mag-level up ka sa pagiging toxic mo. Yun lang sa akin rin doon. Sana mag-ano ka na mag-level up ka. At tapos magbago ka. I mean, malay mo, 'di ba? Anyway, maganda namang katawan mo. Oh, mukha namang may itsura ka. O di maghanap ka rin ng vice ganda. Di ba para mas umangat din ang buhay mo?